Hello boys and girls! Ako si Teacher Claribel at meron akong napakagandang kwento sa inyo. Ito ay ang The Fiery Furnace. Ang ating memory verse ay matatagpuan sa Joshua 24 verse 15. We will serve the Lord. At ang mensahe ngayong araw ay, we will worship God when we refuse to do wrong things. Meron bang nagnais na gumawa ka ng mali? Ano ang ginawa mo? Sina Shadrach, Mechack, and Abednego ay hiniling na gumawa din ng mali. Ito ay natapos din. Ang napakalaking gintong istatwa na inutos ni King Nebuchadnezzar na gawin ay nakatayo na. Ito'y kasing taas ng isang gusali na may 8 palapag. Kinabukasan, marami sa mga pinuno ang nagsilbi kay Nebuchadnezzar na nagtipon sa lambak. Nakatitig sila sa higanteng gintong ribulto. Nakatitig din sila sa isang malaking horno malapit sa ribulto. Ang mga sundalo ay nagtatayo ng isang malaking suno sa loob nito. Bakit nila ginagawa yun? Gulong ng mga tao. Sa wakas, isang tao ang tumayo sa harap ng karamihan. Makinig kayo, sigaw niya. Makinig sa utos ng hari! Kapag tumugtog na ang mga musikero, dapat kayong yumuko at sumamba sa gintong ribulto ng hari. At ang sino mang hindi sumunod ay itatapon sa nagliliyab na horno. Biglang tumugtog ang mga musikero. At ang lahat ay lahat, maliban kay Shadrach, Mechack, at Abednego, hindi sila maaaring sumamba sa isang ribulto. Ang ilang kalalakihan ay nakakita sa kanila at nagmadali na pumunta sa hari. Tingnan! Bulalas nila. Ang tatlong Hebreo ay hindi yumuko. Naghalit si King Nebuchadnezzar. Dalhin mo sila rito! Inutos niya. Ang mga gwardiya ay nagmadali upang sumunod. Hindi kayo yumuko upang sambayin ang gintong ribulto. Sumigaw ang hari sa tatlong Hebreo. Bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Sambahin ang ribulto o kayo itatapon sa nagliliyab na apoy. Sino ang tutulong sa inyo? Tumayo sina Shadrach, Mechack, at Abednego. O mahal na hari, ang aming Diyos ay kaya kaming iligtas. Ngunit kahit magpasya siyang hindi kami ililigtas, hindi namin kailanman sasambahin ang inyong mga Diyos-Diyosan. Gawin ang apoy ng 7 beses na mas mainit. Galit na tugon ni King Nebuchadnezzar sa mga sundalo. Itali ang mga kalalakihang ito at itapon sila sa horno. Kaya, itinapon ng mga gwardiya sina Shadrach, Mechack, at Abednego sa umuungal na apoy. Pinanood ni Haring Nebuchadnezzar ang apoy. Di nagtagal ay tumalon siya at sumigaw. Hindi ba 3 taong nilagay natin sa horno? Nakikita ko ang 4 na lalaki at ang 4 ay kamukha ng anak ng Diyos. Shadrach, Mechack, Abednego, lumabas kayo riyan! Tawag ng hari, lumabas ang mga batang Hebreo. Ang mga pinuno ay nagtipon. Hindi sila makapaniwala. Sina Shadrach, Mechack, at Abednego ay hindi nasunog. Ni hindi man lang sila amoy usok. Purihin ang Diyos ni Shadrach, Mechack, at Abednego. Iniligtas niya ang kanyang mga lingkod mula sa apoy. Walang ibang Diyos ang makakapagligtas sa mga tao katulad nito. Ang pagkasa ito ay nihahandog sa inyo ng Gracelink.net.